Hello, what's up? This is Gottman. Back again for another boring tech podcast. Yes, boring po ito, lalo kung hindi kayo interesado rito. Mahaba po ang video na to. So please, kung hindi po kayo mahilig sa mga mahabang video na nagsasalita lang yung host kagaya ng ginagawa ko rito, huwag niyo na pong pagtiyagaan. Please, lipat na po kayo sa ibang video kaysa sa ibas niyo po ako rito na bakit ang haba ng video. Okay? So sa mga interesado naman, ito po ang aking boring tech podcast about my long-term experience. Parang review na lang din, pero more on experience to sa paggamit ng Dito SIM card. Okay? Bakit ako umalis sa Dito SIM card after more than a year? Bakit? Eh, ang ganda-ganda naman ng performance ng Dito SIM card. I-share ko sa inyo yan. And, if you're interested, let's start. So as you can see dito sa aking Rain Manguera channel, ito, pakita ko sa inyo sa screen. I started pushing content na may kinalaman kay Dito SIM card. Okay, from the part na nag-launch sila around 2021, first quarter yata yun or second quarter, around that time, pinupush ko na rin talaga mga Pilipino. Why? Kasi medyo ang pangit kasi na experience ko both Smart and Globe. Well, I'm sure marami nakaka-relate dyan. Smart and Globe is masyadong shady sa lahat ng mga, hindi naman sa lahat, most of their promos. Like yung dating sinasabing Unli, ang word na Unli dapat, diba, means unlimited, pero ang totoo mobile data. Dati to, few years ago, na gagamitan nila ng word na Unli, pero ang totoo na limit lang ng data na naka-allocate sa smartphone mo para makapag-internet ka isang 800 MB lang. So, para saan yung word na Unli? Alam mo yun, doon pa lang mga ano na, mga shady, mga hindi na talaga pagkakatilo ang mga sinungaling sila Smart and Globe. So, one of those things, kaso nga lang wala kang choice. Meron ka lamang dalawang operator talaga na pagpipilian, Smart or Globe. Sila, si TNT kay Smart po yon. Si Sun Cellular kay Smart po yon. Si TM Touch Mobile kay Globe po yon. So, basically dalawang network lang po talaga yan. Duopoly na tinatawag. Okay? So, basically, yun yung pinaka-logic doon. Kaya kung bakit pinupush ko, gustong-gusto ko, isa ako sa mga natuwa na magkakaroon na ng pangatlong telco na mag-ooperate dito sa Pilipinas. Dito sa content ko sa kabilang channel, kung di pa po kayo subscribe, please do subscribe. Maganda po ang mga content ko rito kasi mostly about sa mga tech news. Yes, nagmamarites po tayo sa mga latest na smartphone, latest na technology. Most of the time, syempre may kinalaman sa Pilipinas, sa mga Pilipino, yung mga gagamit natin. Okay? So, kung mahilig kayo sa mga ganun tech news, kung ayaw nyo magbasa ng mga habang article, gusto nyo ng buod-buod lang or gusto nyo ng explanation din, aside sa article na binabasa natin, ako po yun. Dito po yung sa Rain Manguera. So please do, sana subscribe kayo after ng video na to. Tapusin nyo muna tong video na to. Okay, tapusin nyo muna. Sabihin ko muna to. So yun, from here, nakita nyo, may mga ebidensya ako na talagang pinupush ko. I'm a big fan of Dito SIM card. Or hindi pala yung mismo Dito SIM card. I'm a big fan ng pagpasok ng pangatlong telco for competitiveness lang, market competitiveness lang. And ang gaganda rin kasi po ng mga ino-offer nila at the time. Actually, hanggang ngayon pa rin naman. Maganda pa rin naman ino-offer nila. Siyempre, excited ako. That's the excitement part. Yung honeymoon part na yun. So, siyempre, isa ako sa mga unang nag-avail, unang nagbili. Sabi ko, i-review ko. Hindi ko na na-review. Okay? Kasi, parang complicated yung naging relationship ko kay Dito SIM card. It's my favorite SIM card. Favorite service sa telco. But there are things kasi nagli-limit sa kanya. And ito po yung experience ko sa kay Dito SIM card. So, excitement ang unang part. And then the promos. Sa promos, alam ko, kung tama ang memory ko, around 2021, kasi nga isa ako sa mga unang nag-avail talaga ng Dito SIM card, isa ako sa mga excited talaga sa Dito SIM card, is 25 gig yata is 299 or 199. Basta ganun. So napakaganda, basta napakaganda po ng promo na binibigay nila compared sa mga binibigay ni Smart at the time. So hindi talo, kumbaga mas mahal yung kay Smart lagi ng 100 pesos to 200 pesos. Same data allocation. Same data, 25 gig, pero mas mahal lagi kay Smart at Globe. And I know kasi Smart user talaga ako. Ever since, yung smartphone number ko, yun yung ginagamit ko isang dekada na mahigit. From 3G, tapos pinapalitan ko lang yung SIM card ko, pumunta ako sa mall. Yes, pwede po pala yun. Kung luma na yung SIM card nyo, hindi na masyadong nababasa, pwede nyo pong dalhin sa mall, sa Smart or Globe, dala lang kayo ng valid ID, and then pwede nyo pong papalitan ng bago, pero same number. Dala lang po kayo ng valid ID. Yun po ginagawa ko every time. From 3G, nilipat ako ng 4G, tapos nilipat ko siya ng 5G. Doon lang po ginagawa ko. Tuwing parang kumukupas na yung gold plate nun, dalhin nyo lang po sa mga Smart or Globe sa na mga outlet.
And then basta dala kayo ng valid ID para po i-aprubahan nila yung pagpapalit ng SIM card. Okay? Same number, don't worry. Same number pa rin po 'yon. Okay? Kapag medyo bulok na SIM card niyo, pwede niyo pong gawin 'yan. Okay? Nasegue tayo. Anyway, so yan. Yeah, I'm a smart user. Until now, gamit ko pa rin naman yung smart number na 'yon. Dahil diyan, dahil nga sa kagustuhan ko makaalis na rin talaga kasi natotoxican ako and syempre isang dekadang experience na kasinungalingan at saka hindi naman totally negative ang smart app, pero gusto ko kasi ng pagbabago eh. Gusto ko ng changes and I was giving Dito SIM card a chance. Okay? Alam nyo po yan. Siyempre, alam ko, ang daming na-excited ng time na yun bagong pasok ni Dito SIM card. And hopeful na talagang ilalampaso nila si Smart. But of course, it didn't really happen. Okay? Pero alam nyo na yung story na yun sa part na yun. Pero this podcast is about my experience and maybe kung nakaka-relate kayo, maganda para mas magkakaintindihan tayo. Okay? So yun, don't tuwa sa promo, bumili na ako ng SIM card. And as a matter of fact, totoo po ito, dito sa buong bahay, buong household, pinapapalitan ko lahat ang SIM card nila to Dito SIM card. Lahat po dito, para lahat po may data. So lahat binabayaran ko yung 25 GB, lahat may kanya-kanyang lahat may kanya-kanyang data, binayaran ko para lahat kami lumipat na talaga ng tuluyan sa dito. And it was worth it naman at the time. Kasi ang pinaka-purpose ko lang noong time na yon is gamitin lang si Dito for internet use lang. Since dual SIM naman ang smartphone, pwede siya. And also, bumili ako ng router na SIM card na feature ko yan dito sa main channel. Tapos, siyempre, ayoko muna magpalit ng contact at the time. Tsaka ayoko nadidisrupt yung aking... Since bumili nga ako ng Dito SIM card for internet, so yung old SIM card ko na smart, existing pa rin kasi doon ako kinokontakt, doon na alam ng mga tao na kontakin ako. So SIM 1 si Smart, SIM 2 si Dito, at saka yung router na binili ko na may ilagay ng SIM card para pwede mag-internet, worth it po 'yon. Okay? And then umabot ako sa part na sa transition na gusto ko na i-give up tuluyan kasi natuwa na ako, siguro mga 2 to 3 months na ako sa Dito SIM card at the time. Eh natutuwa ako dun sa mobile data na part. Mobile data ko lang talaga siya nagagamit. So sobrang bihira ako siya nagamit sa text. Like for emergency lang, walang load si Smart, nagamit ko siya sa text. Okay? So yun yung unang experience ko around 2 to 3 months. And then I decided na lumipat na talaga ng Dito. So sinet aside ko yung Smart ko, nilipat ko muna sa ibang hindi priority na smartphone since nagpapalit-palit naman ako ng smartphone since yun ang trabaho ko, nagre-review. So nilipat ko muna si Smart, sinet aside ko siya, nilagay ko siya sa hindi importante, so hindi driver na smartphone. And then dun ko na siya na-realize at na-experience yung part na ang hirap palang kumonect sa call, lalo sa call ang hirap kumonect sa call gamit ang Dito SIM card kapag ang tatawagan mo ay Smart at Globe. This is true in my experience. And actually, I checked just now bago ko umpisan tong video na to kung meron akong makukuhang basis sa sinasabi ko kasi baka gawa-gawa ko lang yon. So, turns out, actually, nangyari nga ito. Itong article na to from .pna.gov.ph. Legit to na sa government chata to na article. Dito, calls out Globe and Smart for alleged abuse of dominance. What does this mean? Ibig sabihin, kung natatandaan nyo nung in-announce yung interconnection na feature na kung saan pwede nang mag-connect or pwede nang tumawag at mag-text si Dito sa Smart at Globe. Kasi nung umpisa kasi, Dito to Dito lang. Dito to Dito lang ang makaka-call and text sa unang phase yata ng 2021. And medyo hassle yon kung ang mga friends mo, family, basta lahat ng mga tao na involved sa'yo is nasa ibang network. And then, inilaunch nga yung interconnection na status na pwede na ngayon yung Dito. Tuwa ako, lalong natuwa ako. So, kaya isa-isa mga reason ba't ako napalipat na talaga. Sabi ko, lilipat na talaga ako ng Dito since pwede na pala. But turns out, yung part na yon na agreement is hindi sinunod ni Smart and Globe. Okay? Itong article na to, mind you, paalala ko lang sa inyo, itong article na to, nabasa ko lang bago ko i-start tong video na to. And my experience, itong experience ko naman na kinukwento sa inyo, nag-start ito bago matapos ang 2021. Okay, so papuntang 2022 na. Now, nararamdaman ko na yung difference ng paggamit ng Smart and ang paggamit ng Dito as main
driver SIM card. Okay? So, most of the time, hindi naman palyado 100%. 80% of the time, 80%, mind you, ganun kalaki yung percentage na 80% of the time, pag tatawag ako sa smart SIM, smart number, globe number, TM number, token text number, hindi makakonek. Hindi po makakonek. And ito po yung, ito yung tinutukoy dito sa article na to. Dito sa paragraph na to, sa first paragraph, dito telecommunity, the country's latest mobile telecommunications provider has filed complaints before the Philippine Competition Commission or PCC against two other firms, Globe and Smart, for their alleged abuse of market dominance through interconnection woes. Ibig sabihin, si Dito mismo, nakarating na sa kanya yung complaint. Hindi lang ako ang nakaranas. May mga complaint na nakarating sa kanya na hindi nga nakaka-connect ang Dito calls, mostly calls, and sa text actually delay, nadi-delay ng a few minutes. Minsan nga daw maghapon. Yung nag-text, yung ka-text ko, kaya pala ang reply niya, gabi na, nag-text ako nung tanghali, gabi na ang reply kasi kakatanggap lang daw ng text. Mga ganong instances, hindi lang siya isang beses nangyari. Nung una, isang beses, dalawang beses, dinedma ko, inignore ko, baka busy, may problema yung phone. Pero iba-iba ng tao ang nakakaranas, nagsasabi sa akin na, ngayon ko lang natanggap ang text mo eh. Ngayon ko lang natanggap ang message mo eh. Hindi ko, kailan mo ba minessage ko? Ito, papakita ko sa iyo, screenshot sa Messenger. So, doon ko napagtahi-tahi yung sitwasyon. Na talaga nagkaka-problema, mas lalong nagpatibay nga yung calls na hindi ko makontak ang tatay ko, hindi ko makontak ang kapatid ko, hindi ko makontak ang tropa ko for emergency purposes. Kasi nga, hindi siya kinoconnect, hindi siya kumoconnect yung Dito SIM card. 80% of the time, sobrang bihira pong mangyari nakaka-connect ang aking Dito SIM card. Okay? Baka naman sabihin nyo, yung phone ang problema. At the time, ang gamit ko po is mga at least mid-range to high-end na smartphones. Poco, Xiaomi 11 ba yun? 11T, blah, blah, blah. Basta, hindi po biro yung ginagamit ko mga smartphone din at the time. And even if nung ginamit ko yung Dito SIM card ko sa iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro na yun ha, sa signal. Hindi ako nagkaka-issue sa signal sa iPhone 14 Pro ko. Pero pag sinaksa ko yung SIM card ko, same. Most of the time, hindi ako makakonect ng call. Most of the time, nakakakonect binsan, pero most of the time, hindi talaga ako makakonect. And ngayon, habang bago ako mag-start ng video na to, chinek ko kung magkakaroon ako ng article man lang or something support to support my claim. Here goes. Galing mismo kay Dito. Nagre-reklamo ngayon sila. Sabi pa nga dito, in a press conference on Monday, Dito Chief Administrative Officer Adel Tamano said the National Telecommunications Commission legally requires telecommunications company or telco interconnect with the telcos in the market. Interconnect. So, pwede silang mag-call, mag-text, magpalitan ng calls kahit magkakaiba ng network ang origin or ang sources. Okay? So, nagre-reklamo si Dito kasi hindi siya sinusunod. In my point of view and in my experience, ang pinaka base ko rito is, in my experience, parang nagkakaroon ng bullying eh. Nagkakaroon ng sabotahe sa side na Dito SIM card. So, isa yun sa mga biggest reason. Actually, yun yung pinaka biggest reason ko kung bakit kahit gaano ko kagusto yung mobile data internet yung usability ng mga promo sa internet ni Dito SIM card, I had to give up Dito SIM card, my Dito SIM card. Actually, hindi ko na to ginagamit ng a few months, siguro mga around November, December, hindi ko na siya ginamit, give up ko na siya. Sabi ko, babalik na ako sa dati kong SIM card na smart since mukhang doon lang ako nakakaroon ng connection na maayos. And given na rin naman na may mga bagong promo si Smart, like yung Magic Data, no expiration. So, lumipat na ako doon for the sake of, seamless lang na connection, communication sa mga tropa, importanteng tao, mga business kausap, mga kliyente. For that purpose only, wala akong choice, napilitan akong bumalik kay Smart kahit ayoko na kay Smart. Yun yung nangyari. I like Dito. Actually, I still love Dito. It's just the fact na hindi kasalanan ni Dito ang decision na to. Kasalanan ito ni Smart. Parang na-push ako, na-pwersa ako na bumalik sa Smart. Kasi yun nga ang nangyayari. Hindi ako makakonect most of the time. Even lalo't nangyayari pa is importante, urgent yung call na gagawin mo. Hindi ka makakonect. Wala kang choice kundi lumipat sa Smart SIM
para gawin yun, which is hassle. Ang gusto ko nga kasi, kahit pa dual SIM card itong smartphone na to, gusto ko isang SIM card lang ang ilalagay. Okay? Yan, kita nyo naman, oh. Isa lang ang signal bar dyan kasi isang SIM card lang talaga nilalagay ko. Gagamitin ko lang yung second SIM or second SIM slot for emergency purposes. Kasi may video na ako dyan, di ba? Kapag dalawang SIM card nilagay mo, medyo humihina yung isang SIM card sa signal. Okay, and pinakamalaking factor, malakas po kasi sa battery yung dalawang SIM card na sabay mong ginagamit. So, syempre, para mas mapanatili ko matibay. Tsaka isang SIM card lang naman ang kailangan ko actually sa buhay ko. So, yan. Kaya isang SIM card lang talaga. For emergency purposes na lang yung second SIM kung kailangan ko talagang isaksak yung second SIM. So, para sa purpose ng video na to, inactivate ko ulit yung dito SIM card ko. Buti hindi pa siya totally na-disable. Gumana pa siya. And wala na rin akong choice. Para ma-loadan ko nga siya, is pina-register ko na rin. So, naka-register na sa akin yung dito SIM card ko. So, here it goes. Papakita ko sa inyo yung test na ginawa ko bago ko i-start yung video na to. Ayan. Yung test, call test po ito. Just to give you context din sa pinagsasabi ko kung totoo ba o hindi. Ayan po, panoorin nyo. So yun, testing lang natin. Papakita ko lang sa inyo, mabilis lang. So, para dito sa video na to, pina-activate ko ulit yung dito SIM card ko. And itetest ko ngayon siya, natawagan itong isang smart SIM card ko, okay? Random test lang. Tingnan natin kung papalya siya o hindi. Kasi 8 out of 10 tries talaga na kapag tatawag ako sa Globe or Smart, using dito SIM card, itong dito SIM card na to, hindi talaga makakonect. Hinaharang talaga siya both ni Smart and Globe. So, ito testing ko lang sa inyo. Random to. And I am relying talaga sa 80% possibility na hindi talaga siya kukonect or hindi talaga siya makakatawag itong dito SIM card na to. Try natin. Yan. Calling. Try natin. This is a Smart SIM. Ang makakonect kaya? Lagyan natin ng speaker. Waiting. Hanggang ngayon, wala pa rin. See? Meron po itong 50 peso load just in case na baka curious kayo. Kaya habang stop natin. Another ano, papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo wala. Wala naman yata ang load yung pantawag eh. So, yan. Try natin. Pakita ko sa inyo. Yeah, so, ayan po. Meron po akong 50 peso load. So, may pantawag ako. Kasi, what? 6-7 pesos lang naman ang per call, di ba? So, may 50 pesos load ako. So, again, ulitin natin. Let's call. Picker natin para rinig nyo kung magri-ring nga talaga siya. Still waiting. Still waiting. Still waiting. Wala pa rin. Tawag tayo, random call. Hindi naman SIM card ko. Baka sabihin nyo, bias. Baka may iginawa akong settings. Hindi gumana ang... Kaya hindi nakatawag. Try naman natin sa ibang number. Random number. So, hanap tayo dito. Contacts. Mag-swipe tayo. Try natin dito sa tatay ko naman. Okay. Malayo po tatay ko dito. So, try natin sa tatay ko naman kung makakatawag siya. Still waiting. Still waiting. Still waiting. Hindi po talaga siya kumukonect kay Smart or kay Globe, okay? Pinakatalama kasi pinakamarami sa akin na contact is mga Smart users, hindi po siya nakakakonect talaga or hindi siya nakakatawag. So, yeah. Yan ang problem ko kay Dito SIM card. So, kahit na gustong-gusto ko si Dito SIM card, ginave up ko si Dito SIM card, call ended, yun nangyari. Wala nangyari. Ginave up ko si Dito SIM card dahil lang sa issue na to. Hindi si Dito SIM card ang issue actually, kaya ako ginave up si Dito SIM card. Kundi yung interconnection ng Smart at Globe. So as you can see, ayan na mismo actual po yung test na yon. I'm sure, baka iba yung experience nyo, okay lang po yon. Pero pinapakita ko po sa inyo yung experience ko, kinukwento ko po sa inyo yung experience ko. Ito po ang reason bakit umalis ako sa Dito SIM card. I have no problem sa mga services ni Dito SIM card. At least, walang malaking problem. Regarding naman sa quality of signal ni Dito SIM card, I'm sure baka interesado rin kayo sa part na yun. Okay. Dito sa area namin at least, dito sa experience ko dito sa area namin, most of the time, maganda naman. 4G lang, 4G LTE lang po rito. Medyo wala pa pong 5G rito ang dito SIM card. I'm not sure kung mayroong 5G ang dito SIM card, pero dito sa area namin, wala po kasing 5G pa at least. So, I'm using 4G LTE dito sa area namin. And most of the time, nakaka-pick up naman po ako hanggang 20 to 30 Mbps. So, malayo po dun sa minimum na pinangako nila na 80 Mbps. But, para sa akin, malaking bagay na po yun na meron akong ganong internet. And maganda rin kasi yung promo nila, yung 25GB. I'm not sure kung ano bang bagong promo nila ngayon. Kasi syempre, ilang buwan na rin akong wala sa dito. So, baka marami na mas magandang promo aside sa dating na try ko. So, ganun pa rin pala. 10GB para sa 99 pesos, 25GB para sa 199 pesos,
so on and so forth. So, wala namang masyadong bago pala. Wala namang masyadong, nadagdagan lang actually yung mga promos nila. Okay. So, mobile data, hindi po nila na-deliver, pero at least hindi po nagsisiro. Whereas, sa Smart kasi, may mga times na nagsisiro data ako. Or, basta umabot na sa kilobytes, which is unreasonable, given na malapit ako sa tower sa area namin. So, napaka-unfair po minsan, hindi naman madalas. Actually, to be honest, to be fair din naman kay Smart, nag-improve na po sila compared dati na talagang bagsak talaga most of the time. Hindi ako makapag online gaming kasi yung spike ng ping is napakalakas, and then magda-download ka ng mga malalaking files na puputol madalas sa kalagitnaan, as in madalas wala talagang consistency. Pero now meron ng masasabi kong consistency and maganda rin naman ang signal na, pero siyempre, medyo may kamahalan pa rin kasi yung mga promos ni Smart. I'm not really sure kung ano yung mga current na mga promos ni Smart ngayon. Pero ang ginagamit ko lang kasi sa aking smartphone is Magic Data. As in data lang po yun. And then yung text and call is, naglalagay na lang ako ng regular load na 100 pesos kasi bihira naman ako tumawag at mag-text. Most of the time naman na ngayon, di ba, as a Pinoy, is ang chat and call natin is sa Messenger na. Ginamit na natin ang Messenger as pambansang communication, lalo-lalo sa mga kagaya kong mga nasa low level lang na pamumuhay. Ginagamit natin ang pang call and text is Messenger na lang din. Sa iba, gumagamit sila ng Viber. Sa iba, gumagamit sila ng Telegram, WhatsApp. O ako. Ako naman, sa mga normal lang na mga nilalang, Messenger lang, okay na, masaya na ako. So that is why I don't see the need na mag only call and text pa na register. Most of the time, Magic Data na lang. Yun nga, yung I think that's 500 pesos, 25 gigs. So ang laki ng difference, di ba? Kay dito, 200 pesos, 25 gigs, same amount. Magic Data ko, 25 gig din alam ko. Sapagkatanda ko, 25 gig din. Pero nasa 499 or 500 pesos. Malaking gap. So, pero, yun nga, kasi, nandun yung convenience na makakakonnect ako sa lahat ng network. And most of my friends and family, nasa Smart naman kasi sila lahat. Bihira ang globe. And bihira na ngayon nandito. Kasi, nag-alisan na rin actually, yung family ko, na umalis na rin sa dito, tuluyan. So, set aside nandito. And, yung mga kapatid ko, actually, isa na lang sa kapatid ko ngayon ang gumagamit ng dito, tinatsaga pa niya for mobile data use na lang naman kasi hindi naman niya ginagamit na for call and text. So, yun. Yes, umalis na po ako sa dito SIM card. Pero inactivate ko siya ngayon. I'm not sure. Pero I don't think gagamitin ko kahit inactivate ko na itong dito SIM card na to. Hindi ko to malamang gagamitin. Inactivate ko lang siya for this video. Pero umalis ako sa dito SIM card hindi dahil hate ko ang dito SIM card. Umalis ako sa dito SIM card dahil sa ginagawa nga nila Globe and Smart. Parang no choice. Parang naka-hostage yung convenience ko for good communication sa mga tao sa paligid ko na nakapaligid sa akin. For good communication, naka-hostage yun kay Smart. Kasi pag dito ginamit ko, hindi ako makakonnect na maayos. Madalas hindi talaga makakonnect. Whereas kapag lumipat ako sa Smart, mas makakakonnect ako na maayos. Walang problema sa mga tao sa paligid ko. Yun nga lang, at the cost na mas mahal yung mga promos. Yun lang. So yeah, that's my experience sa dito SIM card. Ikaw boss, ano ba experience mo sa dito SIM card? Are you still using dito SIM card? Kamusta naman po yung data communication nyo? Yung quality ng internet na nakukuha nyo kay dito SIM card? Ako, sa akin, hindi siya stellar, hindi siya ganun kaganda, hindi siya ganun kalakas yung Mbps, pero stable at least sa akin ng Mbps ng dito SIM card. Maganda, at least naglalaro sa 20 to 30. Okay lang sa akin yun, at least stable. Ang point kasi ng internet ko is stable. Okay? Yun. Yun nga lang, is call and text is the problem. So, yun. Hindi naman sa lahat ng oras kasi Messenger ang gamit natin. Share nyo naman yung experience nyo sa comment section, pag-usapan natin. I hope naging kahit paano, naging informative ito or kahit paano may na-pick up kayo na info, kahit katiting lang, sa video na to. Ayun. I'm sure na-boring kayo. Na-boring ba kayo? Yan, hanggang doon na lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.